Hi guys! Welcome! I'm JQ and this is Hair Wonders. So ngayon guys, gagawa naman tayong panibagong color. Ito yung hair ng client. So niriband siya around first week of February. So nasa mga 4 months lang. Yung tagal ng yung span of time. Kasi ngayon gagawin natin, bi-bleach natin ang todo yung hair niya. Tapos may ilalagay tayong usong color na naman ngayon, mga pastel colors. So kailangan din tayo mag-ingat kasi pwedeng possible na uminit yung hair niya while the process of bleaching. And we don't like that kasi it would cause a lot of damage sa buhok niya. Kaya magmo-monitor tayo. At the same time, kasi nga habang gumagawa tayo ng video, may sa kabilang phone, may naggagawa ako ng online tutorial sa mga stylist na gusto mag-upgrade ng mga techniques nila. So habang ginagawa tong video, at the same time may tinuturuan ako. So ito yung hair ng client. Nasa chest area yung color niya before, nasa mid length. Pansin niyo mid length, tapos yung ito, syempre tumubo na, mayroong around 2 to 3 inches na regrowth na yung buhok niya. Pero still pag tuyo yung hair niya, baksak naman yung buhok niya. So gagawin pa na natin muna is half inch. Bi-bleach muna natin. Then ibababad natin for ilang minutes, then magre-reapply tayo for reactivation. Na ibababa lang natin ulit kagad yung ratio ng bleaching powder and oxidant, at the same time yung level ng oxidant ibababa natin pagdating sa reactivation. As ibababad ulit natin. Then after noon, double rinsing tayo. Importante ang double rinsing, guys. Napapansin nyo or baka na-experience nyo na before na kahit pag binibleach nyo after 2 to 3 months, nagdo-darken yung hair, parang nagbo-brown or nagka-coppery ulit. Bakit ganon? Na-bleach naman na yung hair. Sometimes kasi pag na-bleach nyo, pag hindi nyo nabanlawan, nagre-retain yung natural pigment sa loob, yung underlying pigment sa loob ng buhok. Pag na-retain yun, kumakapit lang siya nag-light pero naglalabas ulit ng pigments. Ang naglalabas ng pigments sa loob ng buhok, we call that melasonites. Star shape siya, parang starfish sa loob ng buhok. Yun yung naglalabas ng pigments ng buhok. Sa Caucasian hair, yellow pigments ang nilalabas niya. Okay? Sa Asian hair, so mga dark pigments ang nilalabas niya. Sa Caucasian hair, tawag sa kanila is diffused. Sa atin, Asian hair is granular. So, star shape siya. Pag yung tubo naman ng white hair, ang tawag nun, yung process nun is canities. Yung pagtubo ng buhok, canities ang tawag dun. Okay? Ano ba reason kung bakit tinutubuan ka ng white hair? It's because of lifestyle. Siyempre, una-una, aging. Pangalawa, ang lifestyle. Kung pinapabayaan mo ba sarili mo, kung hindi ba healthy yung kinakain mo or yung everyday living mo. Then pangatlo, yung hereditary, yung mana-mana. Okay? Tapos, so ngayon, mag-i-start na tayo. Kung gusto niyo pang makita yung iba't ibang technique, stay tuned. So yun guys, nakapagtimpla na ako ng gamot. So meron tayong bleaching powder and 12% oxidant. Ang mixing ratio natin is 1:2. Bakit mas marami yung oxidant na gagamitin ko? Kasi kanina, yung sinabi ko nga, ang client natin is rebonded first week of February. So nagpareband siya, nasa 4 months pa lang. So possibility na pwedeng uminit yung buhok niya habang ibibleach natin. So, yung mixture natin is for precautionary measures. Yung unang application natin ng bleach. So, mas maraming, kasi ang oxidant is may water. Okay? May halong water siya. So, the more water, the more moisture, mas mape-prevent yung pag-heat up ng buhok. Kung magkakaroon man. Then, yung sa reactivation natin, doon naman tayo magkakaroon ng ratio na mas marami naman yung bleaching powder. Kasi sa first,
parang i-dilute muna natin yung metallic or yung aluminum na chemical compound kung meron man na ilagay before, just for the safety measures lang na gagawin natin. So mixture natin is 100 ml bleaching powder, 200 ml of 12%. Okay, so application natin is 1/2 inch away from the roots, then hanggang baba. So magiging full color tayo, pero maglalaro tayo ng bagong pastel color. Okay, so yun muna ang gagawin natin. So let's get it on, guys. So first section natin, laging mag-i-start sa nape area. Laging yun ang sasabi ko, huwag sa top area, especially sa bleach. Kasi ang nape area, ito ang pinakamaraming hair mantle. So ano ba yung hair mantle? So katulad ng mga sinabi ko sa video ko before, ang hair mantle is combination of perspiration and sebum. So the more perspiration and sebum, mas protected yung buhok. Long-term effect, nag-accumulate yung hair mantle na yon, kaya mas mahirap talaban yung nandito sa loob ng buhok, especially yung pinakagitna. So minsan pag nagre-reband kayo or nagko-color, nahuhuli yung pinakagitna kasi accumulated na yung hair mantle doon. So laging doon tayo mag-i-start, kasi pag inuna natin yung top, which are exposed sa humidity, mas mahina yung buhok sa pinakalabas kasi dehydrated sila. Exposed to sunlight, exposed to dry wind, so mas mahina to. So mas mabilis talaban. Pag dito, o na nilagyan mo rito, mahuhuli talaga yung color sa pinakailalim. So start always at the nape area. Okay? Yung class ko tomorrow, ay yung yesterday pala, sorry, nagtatanong kung bakit yung iba merong mga blue bleach, merong violet bleach. Yung mga gumagawa ng product ng bleach or yung mga product ng pangkulay, naglalagay na sila ng pigment sa loob, sa mix with the bleaching powder to neutralize the underlying pigments. So bawat level ng buhok, may lumalabas sa bawat paglight ng buhok, may lumalabas na underlying pigments. So kung nasa level 6 or level 5 to level 7, meron kang mapapansin na medyo kalawang yung buhok. So naglalagay sila kagad ng blue pigments sa bleach nila para ma-neutralize kagad yung pagka-blue. Yung iba naman na malalakas na bleach, naglalagay na kagad ng violet pigments. Kasi ang violet neutralizes yellow. Pag malakas yung bleach na kayang mag-reach kagad sa upper level, na katulad ng mga level 8 to level 10, so naglalagay na kagad sila ng violet para ma-neutralize kagad yung yellow pigments. Hindi ganun kadilaw. Para paglagay ng base color after bleaching, hindi lilitaw. Lilitaw kagad yung color na gusto mong ilagay. Kasi kung hindi nila gagawin yun, may hirapan naman yung mga stylist. Kasi kung sobrang pagkadilaw at naglagay ka ng ash, magiging ash blonde, hindi ash lang talaga. So ready na tayo mag-apply. Ang sectioning ng always bleach, not too thin, not too thick. Kasi pag masyado naman thin, masyadong marami kang a-applyan na section, mahuhuli naman yung oras mo at masyadong magde-develop na yung pinaka first section na nilagyan mo. So mahuhuli ka agad yung kulay. Kasi ang secret ng even coloring, maliban sa tamang mixture ng gamot, is yung application mo. So applyan ko muna to, guys.
Pagkatapos ko ma-apply yung lahat, papakita ko pag natapos yung developing time, kung paano tayo mag-reactivation at kung anong mixture ng reactivation ang gagawin natin. See ya! Hi guys! So, tapos na tayo mag-apply kanina ng first bleach na ginawa natin. Yung recap tayo, so mixture na ginawa natin kanina is 1:2 ratio. Mas marami yung oxidant kaysa sa bleaching powder. Dahil sa precautionary measure na ginawa natin para hindi masyado uminit yung hair. But eventually guys, kanina uminit yung buhok niya. So nagkailangan tayo mag-spray kanina ng water, then reactivation using half of the oxidant na ginamit natin kanina. For example, 12% ang ginamit ko kanina sa mixture with bleach. Nag-reapply ako ng oxidant lang na 6%. Kasi sa pag-spray ng water, uneven yung application. Okay, may spray ako ditong water, concentrated yung water, pero dun sa roots area, hindi naman ako nag-spray. So, magiging uneven yung color, magiging di pantay-pantay yung kulay. May chance na nga yun kasi rebonded yung hair niya. Kasi may regrowth siya at merong rebonded na part. Mataas na yung chance na hindi magpantay yung color. Pag hindi pa tayo nag-reactivate ng 6% dahil in-sprayan natin ng water, mas magiging hindi pantay yung color lalo. Kasi mag-i-stop yung action ng gamot pagdating dun sa na-sprayan ng water. So ngayon, 15 minutes na lumipas after yung nag-apply tayo ng 6%, 5 minutes na lang, mag-reactivate tayo. So anong ginamit natin, gagamitin natin reactivation? Bleaching powder, 9%, 1:1 mixing ratio. So mas mababa na. Mas pantay na yung mixture at mas mababa na yung oxidant. Bakit? Since marami ng moisture na nailagay natin, pag dinagdagan pa natin yung moisture sa pangalawa, medyo mahina na ang talab. Mahina na nga yung talab ngayon. Masihina. So yun guys, 5 minutes is up. Time for reactivation na tayo. So ang gagawin muna natin is mag-a-apply muna tayo ng middle part hanggang pababa. Once na natapos natin, kung ano yung hawak nating natitirang gamot na mixture, hahaluan natin ng 30 ml of water. Okay? Para ma-downgrade yung 9% papuntang, yung 9% na oxidant papuntang 6% oxidant. Okay? Doon natin ilalagay yung sa bandang roots. Okay? So, mag-start na tayo mag-apply middle end hanggang pababa. Pagkatapos doon, mix again ng water para maging 6% yung oxidant, reapply tayo sa roots. So pag-rinse nito guys, ang pag-rinse nito, pag ganito karaming bleach ang ginagawa ko, I normally recommend na 2 shampoos and 2 treatments para ma-rinse talaga yung pigments na meron sa loob ng buhok due to the double shampoo and double treatment para ma-neutralize naman yung pH level na ginawa natin dahil mataas yung pH level, high alkaline yung ginawa natin. So, para ma-neutralize, mawala yung pigments at the same time, hindi maiwasan ma-damage yung hair para maibaba natin yung alkaline level sa pH level. Kasi important lagi yun. Yun doon tayo magbe-base lagi sa healthy and damaged hair pagdating sa pH level. Okay guys? See you again. So, ngayon, nakapagtipla na ako ng gamot na gagamitin.
So, two tone ang gagawin natin color na gusto kong kalabasan. Yung roots hanggang middle, ang mixture na ginawa ko sa kanya is 7.1 1/4, that's 25 ml. Then 12.8 silver blue, 1/4 din. Then violet, 1/4, that's 25 ml again. Then 0.0, 25 ml din. So 1/4, 1/4, 1/4. Apat 'yon, total of 100. Plus yung mixing ratio niya is 1:1. Ang ginamitan kong peroxide sa kanya is 6%. So total of 200 ml. Then yung pangalawang mixture na gagamitin natin sa kanya, ang ginawa ko is 1/4 violet, 1/4 12.8 with silver blue, and 1/2 of 0.0. Gagamitan ko naman siya, that's total of 100 ml din. So gagamitan ko siya ng 12% naman pagdating sa gitna papuntang sa dulo. Okay? So panoorin niyo lang, stay tuned para makita niyo yung end result ng kulay na gagawin natin. See ya. Thank you.
Hi guys, so ngayon tapos na natin gawin yung double bleach and two-tone color. Okay, so ang pinalabasan, silver blue, yung pinaka-top area na may pagka-ash blonde, then violet sa baba. Take note guys ha, 4 months lang siya na bleach. So kinaya niya yung ganung process. So kung may gusto pa kayo matutunan at ma-enhance yung skills nyo, just like and subscribe and share nyo na rin to yung Hair Wonders by JQ. I'll see you again next time guys. See ya!